All right, what's going on, guys? My name is Jerry Domingo, Specialty Finance Manager, owner ng Pinoy Car Talk. So you can see since 2015, sa Facebook, Instagram, and sa YouTube. So for our video for today, we're gonna go over a story where I personally feel na yung kliyente ay intentionally niloko ng dealership na pinuntahan nila. Yung mga ganitong klaseng experience, as much as I hate hearing about them, I feel na I should share them sa page ko para maging aware yung mga audience ko, yung 9,000 people na nakalike and yung 12,000 na nakafollow. Sana ma-share ninyo, maibahagi ninyo sa mga kakilala ninyo, sa mga kaibigan ninyo, para hindi mangyari sa inyo to, hindi na maulit yung mga ganitong klaseng experience. And I really wish there was something I can do, but sa case, usually sa mga case na ganito kasi wala na akong magagawa because nangyari na, right? Charge to experience na lang. So let's switch yung view ng camera. All details, all names have been erased. Our purpose here is to educate, not humiliate. And because sa case ito talaga, honestly, I sincerely feel na biktima sila dito. This is where our story starts. Hello Boss Jerry, follower po ako ng page nyo and mag-try po sana ako mag-inquire kung pwede po namin i-trade-in yung 2018 Toyota Corolla XSE na nakuha po namin last. Okay, kasi parang gusto po namin mag-upgrade to a Toyota Highlander if possible po na ma-approve kami sa isang brand new. So personal details have been censored as you can see there. Nag-iisip kami bumalik sa dealer na nakunan namin. Pero dahil nakapanood ako ng mga vlogs nyo and posts, napapaisip na ako na huwag bumalik sa kanila. And try na baka mas mapabuti pa now I've come to know a little bit about what you do and how you help out people pagkuha ng cars nila and advice in, should I say, black and white and transparent. Which, I'll give the details po if you need. So sabi ko sa kanila, hello, yes, I noticed na you were liking some posts and videos. Thank you sa support. Now, as for your inquiry, a Highlander is a minimum 6 to 8 month wait kasi. All brand new Toyotas right now are minimum 6 to 8 months na waiting time kasi kailangan pang orderin sa factory. Last month, I was able to get a brand new one secured for a client of mine. November pa darating yung unit nila. Nakachempo ako na may naging isang available. So sabi ng ating kliyente, oo nga po eh, sa mga brand na ganyan, lamkot po medyo matagal ang hintay talaga. So sabi ko, in the meantime, I can appraise the Corolla so we can determine what kind of payments you'll be expecting. Sabi niya, okay po. Sabi ko, pasenda ko ng VIN ng Corolla, please. And ilang kilometers na siya. So 77,000 kilometers na siya, sinend nila sa akin yung VIN number ng Corolla. So whenever I do vehicle appraisals, the first thing I always look at is the Carfax report. So sabi ko sa kanila, thank you, kinonfirm ko sa kanila kung aling bangko yung may hawak ng loan. Sinensor ko, sabi ko, itong bangko may hawak ng loan, tama? I can tell from the contracts. Opo boss, sabi nila. Sabi ko, send niyo po, need niyo po yung full page. Send ko po, pinicturan ko na lang po kasi baka mamali yung VIN number na binigay ko. Pinull up ko yung VIN number ng kanilang sasakyan and yung Carfax and the first thing I noticed was, it had, I'm gonna zoom in right there for makita ninyo, accident damage records found. May accident damage records found siya, and ito yung nakita ko sa Carfax niya. As you can see there, there was an incident back in 2019 of August. It was hail damage. And hail damage, napakamahal, napakalaking tama niyan sa Carfax record ng sasakyan ninyo. In this case, the hail damage was worth $6,596. Grabe. So sabi ko sa kanila ngayon, hail damage pa talaga, aray. 6,000 plus hail damage claim. Did you guys agree to buy a hail damage car? So ang sabi nila sa akin dito, hi, di nila po dinisclose sa akin yan. This is the first thing na I noticed. No? Kaya sabi ko, parang feeling ko intentional yung panluloko. Kasi yung ganung kalaking Carfax damage claim, hindi nila dinisclose sa kliyente. Ibig sabihin, hindi po nila sinabi na may Carfax damage claim yung sasakyan. Okay? Sabi ko dito, every dealership should show the Carfax damage records. It's the ethical thing to do. So sabi ko, yep, I just checked the Carfax like now. Sinend ko sa kanila yung real-time video of me reviewing yung kanilang Carfax records.
Hay, baka mahirapan kami yan ma-approve. Used car lang kaya namin noon at naghanap ng kaya namin ma-afford at that time, yan pinakita nila na kakapasok lang sa yard nila. Sabi ko, sorry to hear that. Yeah, the trade value of this vehicle will be bad. So, just for anybody watching, any vehicle na may hail damage, magiging mababa po ang trade value ng sasakyan na yon. So, sabi ko, you also owe almost $27,000 pa. Sabi ko, bakit ang laki ng balance ng sasakyan? At least, you guys got a promotional rate nung binili niyo siya, 4.79, which does not exist anymore. And I just did a video last night showing you guys na wala na yung mga ganyang klaseng interest rate. So, it's a good thing kasi yung ating client is very open-minded and, you know, very willing siya mag-share ng information. Sabi niya, eto po yung bill of sale send ko po. Basta po kasi, nirun nila ang numbers at yun ang naging total. Eto po, send ko. Ay, kung nauna ko lang na po nakita page nyo talaga. Ay. So heto ngayon yung bill of sale. Tinakpan ko lang ng sticky note yung pangalan ng dealership, right? Bago tayo akusahan ng naninira. But again, nung ni-review ko yung numbers ng paperwork, ang una kong reaction sabi ko sa kanila, damn, where do I start? So heto yung kanilang bill of sale. As you can see there, 2018 Toyota Corolla. Okay? If you look sa gilid here, terms of settlement, sinirkilan ko yung mga bagay na, for me, malaking red flags. So, first and foremost, nakita ko merong Pro Pack na worth $1,799, so almost $1,800. I also noticed this one here where it says additional AFTS, so that means additional aftermarket, and that's a whopping $5,000, $5,215. Okay? May trade-in sila, which they got $3,000 for, so you can see there. However, if you notice here sa baba, pinag-down payment pa sila ng 2,000. I also noticed there's an extended warranty worth $2,600, life and disability insurance worth $1,500, $1,400. Kasi take a look at this. So if we do the math, okay? Ano yung mga numbers na nakita na $1,799 for the Pro Pack? Okay. Yung next natin is yung additional aftermarket stuff na $5,215. Plus yung life insurance na $1,475. Plus yung disability insurance na $1,526. Tapos, yung 2,000 pa na down payment. So, that's $12,000. I counted yung down payment na kasama kasi that's money na hindi naman talaga dapat nila kailangang ibigay. Right? Kasi yung kanilang trade na sakyan, and I confirmed this sa kliyente, wala silang utang sa trade na yon. Meron silang trade value na 3,000 which is positive equity. Pero sa dami ng extras, $12,000 worth of extras ang nangyari. So balik tayo sa kwento. Nung napanood ko po videos nyo na may mga ganito, nahiya ako ipakita tong bill of sale. Guys, huwag po kayong mahihiyang ipakita tong mga ganitong klaseng bagay kasi this is knowledge, eh, right? Kung hindi nyo i-share sa akin to, hindi ko kayo ma-educate, hindi ko kayo matutulungan. So sa case nila, I'm really happy na they decided na i-share sa akin yung bill of sale. Huwag nyo pong hayaan yung kahihiyan na maging hadlang para meron kayong matutunan. Okay? So going back sa kwento, ayan nga nangyari, nag-down kami para daw bumaba by weekly payments namin. So what are those additional aftermarket stuff? Baka po yung mga insurance na pinadagdag nila, yung mga Millennium Insurance. Tsaka baka po ito, send ko na lang po yung contract. So sinend sa atin ng kliyente yung picture ng kanilang bank contracts. And grabe, talagang na-speechless ako. Pakita ko sa inyo. Ito yung bill of sale ng kanilang Corolla. No? So you can see, Corolla XSE. Optional life insurance, $1,475. Optional disability insurance, $1,526. Extended warranty, worth $2,833. Gap protection, worth $2,324. Overall in extras, as you can see there, $8,161.25. Ito ang talaga masasabi mong nabiktima ng dealership. Kasi akalain mo, tingnan mo to, ha. Pakita ko lang sa inyo. So ito yung breakdown ng mga extras na dinagdag natin, which is sabi ko nga kanina,
Overall, kasama yung down payment na binigay ng ating kliyente, came up to 12,015. Yan ang totoong panloloko ko. So pinaliwanag ko rin sa kliyente ko, sabi ko, minaximize niya ang loan approval ninyo, sabi ko, damn, this shit makes me pissed off. Sabi ko, they could have given you a much better unit, instead, they chose na ilagay kayo sa hail damage car and maximize yung profits. So, honestly, sa opinion ko, biktima sila dito. So sabi nila sa akin, so paano na po boss, ano po, may chance po ba kami makaalis sa contract na to? Mapalitan ng mas transparent na contract pagkuha ng kasakyan. Sabi ko, depends on how your credit is now. Kaya palang laki ng balance, sabi ko. 2018 na Corolla, 27,000 ang utang, sabi ko. Yung pala yung dahilan nun. So, I also double-checked with them. Kasi I found something suspicious din eh. Sabi ko, are you sure na it's an XSE? Kasi nakalagay sa bank contract, so nakita nyo kanina, nakalagay Corolla XSE. Sabi ko, may XSE badging ba sa lakod? Sabi niya, yan po nabasa ko sa contract. Yeah, pero sa mismong car. XSE has a special looking badging sa likod. May Corolla na may XSE badge and may SE. Kasi magkaiba ho sila. Okay? The XSE is more expensive and has more features. Kaya magkaiba yung badging nila. So, chinek ng ating kliyente. Sabi ko, XSE has a special looking badging sa likod eh. ISE lang po, sabi ng kliyente. Sabi ko, damn. Sa contract ko lang po nakita XSE, pero sa car po, sa likod, SE ang nakalagay. And sabi ko sa kliyente, that's fraud. Benefit of the doubt. It's also potentially, baka nagkamali lang yung finance manager. Kasi wala nang taong perpekto eh. Nagkamali na rin ako before. There's also the possibility na nagkamali lang siya ng lagay. So as you can see there, sabi ko, I'm pulling up the VIN and it's not giving me an XSE trim at all. So if you zoom in here, I'm gonna show you guys. When I pull up the VIN ng asakyan nila, it's showing a CE manual, CE na automatic, SE manual, LE na automatic, LE Eco, and SE na manual. Walang XSE sa VIN number nila. So sabi ng ating kliyente, ay, yan po pala yung ibang letters na part ng VIN number. Pero as you can see, no, kita nyo naman, nakalagay Corolla XSE sa bank contract. Ang hinala kong nangyari is nung sinend nila yung loan application sa banko, ang ginawa nila, nilagay nila na XSE yung sasakyan. Bakit kamo? Para makapag-request sila ng mas malaking loan. Kasi nga, remember, sabi ko, dahil mas mataas na trim level ang XSE, ibig sabihin mas mahal ito. So ang hinala ko, ang suspecha ko, binentahan siya ng lower trim model. Sinabi nila sa bangko na it's a higher trim para may saksak nila yung mga libo, $8,000 worth of extras dun sa loan para pumayag ang bangko. So, ano yung lessons ng ating kwento for today, no? First lesson natin is always ask for the Carfax report kapag bibili ka ng pre-owned car. Okay? Kasi doon may kita kung may damage record siya, anong klaseng aksidente siya na-involve, you know, regular ba yung servicing niya, etc. Number two, unless balak mo gawing forever car, huwag kang mag-finance ng sasakyan na may hail damage. So unless balak mong gawing forever car, huwag kang mag-finance ng sasakyan na may hail damage. Number three, hindi talaga maganda yung basta-basta mag-walk-in lang sa isang dealership. Lalo na if wala kang kilala na mapagkakatiwalaan. Kasi ang kwento sa akin ng ating kliyente, napadayo lang daw sila sa lote ng dealership na yun, naglalakad-lakad lang sila, tingnan lang nila yung unit, in-approach sila ng salesperson hanggang dun na. Which is, you know, normally what happens naman talaga sa mga dealership. Pero mahirap kasi kapag wala kang pagkakatiwalaan sa dealership na yon. Number four, if possible, try na wag mag-down payment unless banko mag-ask. Kasi pag hindi honest yung dealership na ka-deal mo, yung down payment mo, ilalagay lang nila sa mga warranties and extras na maaaring hindi mo ginusto. Parang sa case ng kliyenteng to. Number five, tandaan, ang mga products like gap protection, credit life, life and disability insurance, at extended warranty ay optional items unless may purpose ito sa loan. For example, if may malaking negative equity mula sa trade-in.
And even dun sa picture kanina na pinakita ko sa inyo, di ba nakalagay sa mismong bank contracts ng banko. And number 6, if yung sasakyan sa bill of sale ay hindi nagkakatugma sa bank contracts, ask yung kadil mo bakit ganun. Sometimes it's an honest mistake, pero sometimes ginagamit yan para mag-take advantage ng tao. And there you go, guys. Another unfortunate event, another unfortunate situation. Sa case na to, intentionally, tinake advantage ng dealership na pinuntahan nila. So, opinion ko, it's very unfair what happened. No? They could have been driving damage-free, hail damage-free, Carfax damage-free, smaller SUV, or even a different Corolla, maybe a different car, maybe a Honda Civic. But instead, dahil sa ginawa ng dealership na yon, you know, they're stuck with a vehicle na may almost $7,000 hail damage claim, which affects yung kanyang trade value. And of course, habang tumatanda yung sasakyan, lumilit at lumilit ang value niya dahil sa depreciation. So it puts the client in a very difficult situation, very bad negative equity situation. Because of all those extras, lumaki yung utang ng sasakyan ng todo na pag nag-trade-in yung kliyente, may malaki negative equity niya. I wanted to share that with you para next time po wala nang mabiktima ng mga dealership na ganito. Hindi ko na nga sinabi kung ano yung pangalan ng dealership na yon. But yeah, so kung pinapanood mo to, hopefully meron kang natutunan. Para sa kliyente kong yon, I'm really sorry that happened to you. So just be warned, hindi po lahat na nagtatrabaho sa dealership sa car industry ay ganun kagago. You know, but unfortunately, meron talaga mga gago sa industriya namin na talagang iti-take advantage ng mga Pilipino. So just be careful when it comes to mga ganong klaseng bagay.